Hello everyone and welcome back po muli sa ating Mountain Channel. So, ngayon ay magluluto tayo ng spaghetti. My own style. First time ko itong gawin. So, sana ma-perfect natin. Ito ang ating mga ingredients. Siyempre, unang-una yung royal spaghetti pasta. Tapos, meron din tayong ground pork kasi wala tayong nabili na ground beef. Yung beef meat. Ito na lang, pork na lang. Ito yung minced garlic, minced onion, bell pepper, cheese, hot dog, tomato paste, spaghetti sauce, ito, 1/2 kilo sugar, UFC banana ketchup, medyo yung tamis ang hang para may sipa. Tapos, kailangan din natin ng, siyempre, cooking oil, saka iodized salt, siyempre, ground black pepper, saka magic sarap, pampasarap. So, ready na rin ang ating, ito, kumukulo na ang ating tubig, malaki itong lagayan ko, oh. Lalagyan lang natin ito ng at least 2 tablespoons of cooking oil, saka salt para hindi magdikit-dikit yung pasta natin. Okay, let's go! Okay, so first thing first is cooking oil at least 2 to 3 tablespoons lagyan natin para hindi magdikit-dikit yung pasta natin. Lalagyan natin. Yun. And then asin. Bahala na. Yun. Pansyahan lang ito. At least 2 tablespoons yun. Pansya ko na yun kung ilan yung nilagay ko. At least 2 tablespoons yun. And then, yung pasta natin. Takpan lang natin sa kapakuluan para. So, bali, pakukulan po natin ng at least 20 to 25 minutes or 30 minutes itong pasta natin hanggang sa maluto. Okay, so takpan natin ang pakuluan. So, after 10 minutes, check po natin ang ating pasta. Ayan. Medyo kulang pa. 10 minutes more. Then, okay na ang ating pasta. So, yung isang ingredients pala natin. Nakalimutan ko. Yung carrots. Ito, na-blend na rin. Na sa food processor ang ginamit. Kaya ganito. Para mas mabilis. Okay, so habang kumukulo yung ating pasta, ay lutuin na natin ang ating sauce. Okay. Okay, so habang pinapakulo natin ang ating pasta, lutuin na natin ang ating sauce. So, may nakawali at least 3 tablespoons of cooking oil. Yun. And then, unahin natin yung bawang pagkamainit ng ating mantika. So, mainit ng ating mantika. Lagyan na natin ang ating minced garlic. Hanggang sa mag-light brown siya. So,
ito, medyo light brown ang ating garlic. Then, nag-release na rin ang kanyang aroma. Pwede na itong kwan, onion. Ang gamitin natin para dumagasgas yung skillet natin. Then, check natin yung pasta. Siguro okay na ito. Okay na yung pasta natin. Cook na natin. Okay. Dito naman tayo sa ating garlic and onion. Okay. Yung pasta natin, bali, tinanggalan natin ng takip para hindi siya ma-overcook. Okay na ito. Dito na lang tayo sa sauce. Dito, hintayin lang natin mag light brown itong garlic sa onion. Then yung meat. So, okay na ito. Lagyan na natin yung ground meat. Pork meat ang gamit natin kasi wala. Hindi tayo nakakuha ng beef. Mas masarap kung beef. Gisahin natin hanggang sa mag golden brown itong meat natin. Okay. Okay, so habang ginigisa natin yung pork meat natin, yung ground pork, lagay na natin yung paminta para kakagat na yung lasa niya. And then, asin, at least 1 tablespoon. Yun, no? Haluin muna natin. Saka natin lagyan ng asukal pampatamis. Yung 1/2 kilo, bali kalahating lalagyan natin 1/4. Ayun. Then halo-haloin lang hanggang ma-dissolve yung sugar. Okay. So, ma-dissolve na yung ating sugar. Saktan na lang natin para saka hayaan natin mag-isa mabuti. For at least maybe 5 minutes. Then, check natin mamaya. Okay. Ayan, nag-golden brown na ang ating meat. Pwede nang ilagay yung bell pepper. Yung parang naging paste yung bell pepper natin na sa dahil pinadala natin sa food processor. Yan, haloy mabuti. Yan, ilagay na natin yung carrots. Sandali, dahil medyo maliit yung ating kawali, lipat tayo dito sa kabila sa medyo malaki para madaling haluin. Carrots. Haluin lang natin para mag-incorporate lahat yung ating ingredients. And then, lagyan natin ng 1 basong tubig. Para tuluyang maluto yung ating meat.
Okay, then hayaan lang natin siyang kumulo hanggang sa maging tender ang ating meat saka ibang mga ingredients. Kulong-kulo ng ating meat. Pwede nang ilagay yung hotdog. And then, laki ng hotdog ah. Okay, then takpan ulit natin saka hayaan para maluto yung ating hotdog. Maybe 3 to 5 minutes. Okay. So, after around 3 to 4 minutes, pwede na natin ilagay ang ating tomato paste. Ating sauce. Reduce natin heat sa low para hindi ma-pan. Then, ketchup. Ito, buo ito. Lalagay natin lahat. At siyempre, ang ating Filipino style spaghetti sauce. Tapos, haluin lang natin. Okay. Hayaan natin ng konti para may mga 3 minutes. Saka natin check. Okay, so after around maybe 3 minutes, check natin ulit yung ating spaghetti sauce. Okay na ito. Pwede lang ilagay yung cheese para mag-melt na siya. And then, lagyan natin ng konting magic. Hintayin lang natin mag-melt yung cheese niya. Then, it's done. Hintayin natin. Hintayin natin na mag-melt yung cheese. So, tignan natin pagka nag-melt na yung cheese. Okay na, nag-melt na yung cheese niya. Ready na ito. Ganda ng kulay niya, oh. Ganda ng yung sauce niya. Ganda ng pagkakagawa. Kulang-kula. Okay. There you have it. Ito yung ating spaghetti sauce. Mamaya, meron pa tayong test. Final test. Okay. And with me is Saprog Gamer. Saprog Gamer. So, ano? Check mo na yung spaghetti na niloto ko. Oh, yes. Okay. So, how is it? Good. Good? How does it like? It's like, how does it taste? Parang sa Jollibee. Parang sa Jollibee, ah. Binubulam ako, ah. Okay.
Bye-bye. Bye.